taong 2000 nang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas ang isa sa pinakamadugong sagupaan sa pagitan ng mismong hukbong militar kontra sa rebuilding grupo ng Moro Islamic Liberation Front o mas kilalang MILF. Ang naturang bakbakan ay siyang nagpabagsak sa nooy pausbong na pangkat ng mga rebuilding Moros sa Mindanao na walang habas na nagkasiklagim kahit pat may umuusad na pistoks sa pagitan ng ating gobyerno. Isa sa tumatak ay ang mismong pagkubkub ng mga militar sa tinaguriang pinakamalaking kampo ng MILF, ang Camp Abubakar. Walang alinlangan itong pinaulanan ng bomba ng mismong Air Force na nagresulta sa agarang pagbagsak nito. Ang pagbagsak ng Camp Abubakar ay siyang naging hudyat sa matagumpay na operasyon ng militar ukol sa naturang deklarasyon ni nooy Pangulong Joseph Estrada na all-out war laban sa naturang mga rebuilding grupo. Naging matagumpay man ang operasyon sa ilalim ng Estrada administration, kalaunay tila nauwi lang din sa wala ang naging sakripisyo ng ating mismong mga kasundaluhan nang sa muli ay naging talamak na naman ang presensya ng mismong MI kung saan naging pangunahing sospek pang ito sa mga pag-atake sa ilang bahagi ng Mindanao. Kung kaya't ano nga ba ang tunay na kwento sa madugong sagupaan ng militar at ng mga rebuilding Moro noong 2000 na nagresulta sa pagbagsak ng Camp Abubakar na binansagang Operation Terminal Velocity. Bago natin tatalakayin ang kwento ukol sa kung paano nga ba napabagsak ng pamahalaan ang pangkat ng mga armadong grupo sa Mindanao noong 2000, balikan na muna natin ang kasaysayan kung paano nga ba nabuo at sumiklab ang kaguluhang ito. Dekada 70 nang magsimulang sumiklab ang naging pagitan ng gobyerno at ng mga armadong grupo sa Mindanao taong 1972. Apat na taon nang lumipas matapos mangyari ang Jabida Massacre, nabuo ang tinatawag na Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Normie Suwari. Isa si Normie Suwari sa mga personaheng tumatag ng Muslim Independence Movement o MIM na naglayong mag-organisa ng isang independent state sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ngunit taong 1970, matapos ang naging pagpupulong ng mismong mga pinuno ng MIM at ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos, isang kasunduan ang nabuo kung saan nagresulta ito sa pagkabuwag ng naturang pangkat. At nang tuluyan ng masipak ang MIM, dito na nabuo ang Moro National Liberation Front o MNLF sa pangunguna ni Normie Suwari. Hangarin ng organisasyon ay ang reformang politikal mula sa pamahalaan ng Pilipinas. At nang dahil umano sa hindi pagtugo ng pamahalaan sa kahilingang reformang politikal, dito na sumiklab ang alitan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga taga-suporta ng MNLF na humantong sa isang madugong giyera na binansagang The Battle of Hulu noong 1974. Ang digmaang ito ay siyang itinuturing na isa sa mga pangunahing insidente ng Moro Insurgency sa Pilipinas. Ngunit taong 1976, nilagdaan ni MNLF leader Normie Suwari ang isang Tripoli Agreement of 1976 kung saan tinanggap nito ang naging alok ng Philippine government ukol sa tinatawag na semi-autonomy sa naturang disputed regions. Ngunit ang paglagda sa kasunduang ito ay siyang nagdulot ng malubhang lamat sa organisasyon ng MNLF kung saan taong 1977 nagsimula ng tumiwalag ang ilang opisyalis ng pangkat na kalaunay. Taong 1984, nabuo na rin itong organisasyon na tinatawag bilang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Hanggang taong 1987, tuluyan nang tinanggap ng MNLF ang naging alok ng pamahalaan ukol sa semi-autonomy ng naturang disputed regions na siyang humantong sa pagtatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM noong November 6, taong 1990. Ngunit ang naturang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ay talagang hindi tinanggap ang naging alok ng pamahalaan kung saan hindi ito nagpatinag at patuloy ang paghihimagsik. Kaagad na lumawak ang impluwensyang dala ng MILF sa mismong bangsa Moro Region at sa iilang sulok ng Sulu Archipelago. Nagsimula na rin itong mangolekta ng buwis sa mga sibilyang nasa lugar na kanilang pinagsasakupan at nasangkot na rin ang mga ito sa karahasan sa iilang sulok sa Mindanao. Sa kabila, so
suportado naman ng MILF ang MNLF ukol sa usaping kapayapaan. Ngunit ng lagdaan ni MNLF Chair Normie Suari ang tinatawag na 1996 Final Peace Agreement, agaran lamang itong sinuwil ng MILF at sinabing hindi sapat ang kasunduang ito na nagmungkahi lamang ng political autonomy, kung saan pilit pa rin isinulong ng MILF ang kanilang mismong pananaw ukol sa bangsa Moro Islamic State. Kasabay ng mga panahong iyon sa pamumuno ng Administrasyong Ramos, panandali ang nagkaroon ng peace agreement ang pamahalaan at ang puwersa ng Moro Islamic Liberation Front. Ngunit sa pagdaan ng panahon, tila hinayaan at napabayaan na lamang ng kasalukuyang administrasyon ang naging kalupitan ng MILF sa Mindanao kahit pat nasa ilalim ito ng usaping pangkapayapaan. Dito na nakakuha ng malawakang impluensya ang grupo, kung saan walang habas na itong nagsagawa ng mga recruitment at nagtatag na rin ng nasa halos 50 bilang ng mga kampo. At sa mga panahong iyon, ang Moro Islamic Liberation Front na ang naging pinakadominanting Muslim rebels sa Mindanao. At sa pagpasok ng Administrasyong Estrada, sadyang walang habas pa rin ang ginawang pagmamalupit ng mga MI sa bahagi ng Mindanao, bagay na siyang ikinadismaya ng husto ng pamahalaan. At nang pumasok ang taong 2000, isang marhas na pag-atake ang ginawa ng mismong MI sa bayan ng Kauswagan, Lanao del Norte, kung saan 100 bilang ng mga residente ang kanilang ginawang panangga o hostages. Kung kaya't March 21 taong 2000, agresibong idineklara ni Noy Pangulong Joseph Estrada ang all-out war laban sa mga rebelding grupo ng MILF. Isa sa mga ibinigay rason ni Estrada sa pagdeklara ng all-out war laban sa mga rebelding Moro ay ang naging kawalang respeto o mano nito sa naturang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan. Dagdag pa ni Estrada na kahit pat magsagawa muli ng peace talks, sadyang hindi pa rin umano ito makakapigil sa karasang ginawa ng mga rebelding Moro. Kung kaya't ang naturang operasyon laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ay nahati sa 8 operasyon. Sa mga paunang pag-atake, binuo ng militar ang tinatawag na Operation Valiancy, kung saan inatake ng AFP 6th Infantry Division ang tinatawag na Camp Omar na matatagpuan sa Talayan Sharif Agwak Dato Piang, Maguindanao. Ang Camp Omar ay ang pangatlo sa pinakamalaking kampo ng MI na nagsilbing headquarters ng 206th Brigade under Amiral Ombracato. Dinipensahan ito ng aabot sa 500 bilang ng mga rebelde, ngunit pinulbos lamang ito ng militar sa loob ng 2 araw. Kasunod ay binuo na rin ang tinatawag na Operation Audacity, kung saan pinalaya ng militar sa kamay ng mga MI ang bayan ng Carmen Banilasan Complex, lalawigan ng Cotabato. Binuo na rin ang tinatawag na Operation Sovereign, kung saan itinalaga ni Estrada ang pinakamatinik na militar ng 4th Infantry Division. Kinubkob ng naturang militar ang tinatawag na Camp Bilal na matatagpuan sa munisipalidad ng Monay, Lanao del Norte. Tumagal naman ng 45 araw ang naturang sagupaan bago nila mapabagsak ang naturang kampo. Binuo rin ang tinatawag na Operation Dominance at Operation Freeway, kung saan inatake ng pwersang militar ang bahagi ng Kauswagan, Lanao del Norte na pinanghahawakan at kontrolado ng mga rebelde. Dito na rin nakasagupa ng 6th Infantry Division ang nasa tinatayang 1,000 bilang ng mga MILF. At ang laban ng ito ay binansagang The Battle of Matanog. At nang unti-unti nang napaluhod ang pwersa ng MI, dito na isinagawa ng militar ang plano sa pagpapabagsak ng tinaguri ang pinakamalaking kampo ng rebelde, ang Camp Abubakar. Nahahati naman sa 3 operasyon ang plano sa pagpapabagsak ng naturang kampo. Una ay ang tinatawag na Operation Grand Sweeper, kung saan layunin nitong makuha ang mga satellite camp ng MI na siyang nagbibigay impormasyon sa mga bayang pinupugaran ng mga rebelde sa kahabaan ng Lake Lanao. Kasunod namang binuo ang Operation Supreme, kung saan pangunahing target ng pagsalakay ay ang pabagsakin ang Camp Busra, na pangalawa sa pinakamalaking kampo ng MILF na inaasahang nasa 800 bilang ng mga rebelde ang namamalagi dito. Ngunit nang isinagawa ng militar ang kanilang pagsalakay, tumambad na lamang ang mga abandonadong kampo, kung saan nakatakas na ang lahat ng mga rebelde. At ang kahuli-hulihan ay ang tinatawag na Operation Terminal Velocity. Pangunahing objective ng naturang operasyon ay ang pabagsakin ang Camp Abubakar.
Hulyo 1, taong 2000, araw ng simulang salakayin ng militar ang Camp Abubakar. Tatlong araw itong pinaulanan ng airstrikes gamit ang OV-10 Broncos ng Philippine Air Force. Ang operasyon ay binubuo ng pinagsamang lakas ng tatlong pangkat ng Infantry Division. Pinangungunahan naman ng 6th at 4th Infantry Division ang pag-atake sa mga kalaban. At nagsilbing reserve personnel ang hanay ng 1st Infantry. Dito na pinagbubomba ng militar ang Camp Abubakar gamit ang nagmamalakasang 105mm howitzers kasabay ng mga airstrikes. Matapos ang walang habas na pagbomba, umabanti na ang pangkat ng 6th Infantry Division na nagmula sa katimugang bahagi ng kampo at sa kanlurang bahagi naman ito ay inatake na rin ng 4th Division. Sa kasagsagan ng sagupaan, ang naturang Northrop F-5 supersonic aircraft ng Philippine Air Force ay nagbagsak ng 750 pounds na bomba sa mismong battlegrounds na pangunahing target ay ang mga communication facilities ng Camp Abubakar. At sa loob ng kulang-kulang 10 araw, tuloy ang napasakamay ng militar ang Camp Abubakar. Ngunit matagumpay mang napasakamay ng militar ang Camp Abubakar, sadyang wala at nakatakas na ang mismong pinuno ng MILF na sina Hashim Salamat at Alhaj Murad, kung saan ayon sa mga intel reports, nakatakas na umano ang mga ito at nagtungong Malaysia. Kasunod na araw, Hulyo 10, personal na tumungo si Noy Pangulong Joseph Estrada sa mismong kampong napabagsak at nagtaas ito ng bandila bilang simbolo ng matagumpay na operasyon. Nagdala rin si Estrada ng sandamakmak na lechon at kahon-kahong inuming para sa mga militar na tila paunang selebrasyon sa matagumpay na operasyon. Ngunit sadyang umani ito ng mga pagpuna ng mismong devoted Muslim at ng mismong Catholic clerics. Kalaunay, ang tinaguriang Camp Abubakar ay ginawa na rin kampo ng militar at tinawag na Camp Iranon, kung saan naging headquarters ito ng Philippine Army 603rd Brigade. Ngunit nang mapatalsik si Estrada noong January 20, 2001, tila unti-unti na namang sumibol ang mga rebelding Moro at sa pag-upo ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pumasok ito sa isang peace agreement sa pagitan ng MILF. Ngunit kagaya ng sinabi ni Estrada, talagang hindi nirespeto ng mga rebelde ang peace talks, kung saan naging pangunahing suspect pa nga ang grupong ito sa mga pag-atake. Isa na ang Philippine Consulate bombing in Jakarta, Indonesia taong 2000 at ang mismong Rizal Day bombing taong 2000 rin at ang mismong Davao Airport bombing noong 2003. Kung kaya't mula nang mapatalsik si Estrada, unti-unti na ring umusbong muli ang mga pangkat na ito sa Mindanao na siyang minsan ang nakasagupa ng sandatahang lakas ng Pilipinas.